Aga pa sa araw si Maring Queenie. Oh. Asan man si Haring Araw? Nagtatago si Haring Araw. Nindagahan ko na ang pagpunta doon sa Kagubatan. Dahil kahapon, sobrang init. Late na kasi ako kahapon eh. Last 9 na ako nag-start mag-pick. Usually naman nagpipick ako ng mga ganitong oras ba, yung 6:30 or 7, para hindi masyadong mainit. Kasi ang pinaka-mainit is yung 12 to 2 or 12 to 4. Yan yung pinaka-mainit talaga. Uy, nakarwash ni Pars yung ating sasakyan na. Magaling, magaling Pars. Malinis. Ginamit niya kasi ito kahapon. Magpunta siya ng Kaupa ba o yung shop. Nagluto kasi ako ng carbonara kahapon. Wala pala kaming cheese. So, bumili siya ng cheese. Ayan. Tatlong balde ang pipick up ko ngayon dun sa Kagubatan. Maglagay muna ako ng pants para diritso na. Hindi na ako maghubad-hubad dun. Yan. Gustong-gusto ko talaga tong pants na to ay. Kasi hindi siya mainit. Tapos, pag nababasa naman siya, mabilis lang din siya madry. Kahapon, sobrang basa. Pero nung pagdating ko dito sa yard namin, dry na. Bilis naman na. Kasi manipis lang din siya eh. So, tara mamasyal na naman tayo dun sa gubat. So, yung aking picker ay nasira. Natanggal yung bolt niya. So, kailangan ko umuwi ng bahay at kunin yung isa kong picker doon. Yung aking balde. Iwan ko lang dyan. Ayan, pati yung bag ko. Sana walang magnakaw nito ba. Ayan. Dito lang natin iwan. Wala namang importanteng bagay dyan. Kasi ang meron lang dyan sa bag. Ano ba? Dalhin ko na nga lang yung bag. Baka kasi may magloko, lagyan ng ahas. Yung balde dyan, okay lang yung balde. Sana walang sira ulo magloko-loko. Mabilis lang naman ako. 30 minutes lang ako doon sa bahay. Wala. Kasi matagalan ako dahil sa picker ko. Ayan oh. Natanggal yung bolt niya dyan. Tapos ako. Kanina, nagtaka ako, bakit nahuhulog yung mga berry ko? Sus, sira pala siya. May bolt kasi yan o. At least saka isang balde ako. Yan o, may isang balde tayong nakuha. Natagalan ako dahil lang hirap na ipick yung pang-pick ko. Para dun, alis muna tayo. Grabe, alas 8 pa lang. Mainit na. So mamaya, patay tayo nito. Kailangan natin madaliin yung ating pag-pick para hindi masyadong mainit. Ah, dito pala ako mamaya. Oh. Kasi hindi masyadong mainit. Doon kasi, oh, medyo mainit na. Nag-start na yung init doon banda. Tumutulo na yung singgot ko kanina eh. Alright. Alright, so let's go people. Asan na yung mga picker ko? Where's the picker? Asan yun? Ah, dito pala sa shower kasi nilinisan ko yun eh. Ito oh. Ito bago, nasira. Yun yung bagong bili namin. Sabi ni Pars, asan na yung ano daw? Resibo na. Hindi ko na alam asan yung resibo. Ayan. Fix ko nga itong isa be. Kasi mas gusto ko to eh. Yan o. Eh. I think mas and I think mas malaki rin to siya. Wala, parang same lang naman. Parang same lang talaga. Pero mas gusto ko to dahil matulis yung dito niya o. Oh. Mas easy ba? Lagyan ko kaya to ng glue.
dito para dumikit talaga siya. Pero dadalhin pa din to. Ay, grabe. Hirakas, it's so hot here. Inside the house. Grabe, ang init talaga. Hindi man lumalabas to. Sira na din yata to. Plastic naman siya. Sira man to. Kailangan guntingin. Try natin guntingin. Ito kasi, ayaw ko siya kasi baka madisgrasya na naman yung ano ko dyan. Ay, nabuksan ba? Bigyan natin dito. Para hindi na madisgrasya ulit yung aking berry. Kasi ito, oh. Tama lang kaya to. Gamihan natin para sure bowl na hindi na ma scratch yung berry natin. Ayan. Ito, may ano lang siya dito pero okay pa siguro to. Lagyan din natin ng glue. Kasi may mas magandang picker. Dito ka talaga nagtsatsaga sa sira na Mars. Lolo. Ay, natsaka. Ay, shwa. Nadamihan to na, yatis. Kailangan ko tanggalin kasi didikit yung berry dyan. Yan. Yung berry ko, hindi pala siya puno, oh. Kasi nga, dinag ko na. Nomita. Did you eat your breakfast? Oh. Ayan, so. Okay na yung ating picker. Dalhin ko tong dalawa just in case. May. Ito na naman tayo sa gubat. Oh, andun pa yung aking balde. So, dito lang muna ako kasi mas mahangin dito at hindi mainit. Kumpara dun sa pinagpikan ko kanina ba na medyo mainit. Dito lang muna tayo. Hiningal ako. Tapos, ang problema kung madami ba dito. Uy, madami naman pala dito. Ayan. Kiribumbum lang dito banda. Ayan, chokes lang. So, dito tayo. Dito tayo mag-umpisa. Madami naman pala dito eh. Lalo na dito oh. Ano lang talaga. Mainit. Iwas-iwas tayo sa init. Pero pwede din naman dun. Sayang din naman dito. Umpisahan ko nga dito. Tapos dun ako sa unahan. Finally! Makaka-uwi na din tayo. Pero bago ako uwi, ako ay kakain muna. Kasi gutom na. Alas 12 talaga ay. Kung hindi ako umuwi kanina no, mga alas 11:30, tapos na ako dito at nasa bahay na ako eh. Umuwi pa man ako. Nagpalit ng picker. Mas malaki talaga to siya. Maniwala na ako mas malaki to. Kasi binilang ko sa isang balde, 6 lang siya na ganito. Yung 6 na ganito ba para mapuno yung isang balde. Samantalang ito, 7. Para punong-puno talaga ba. Na ano lang ako, na di-distract lang ako kasi baka yung glue ba
hindi masyadong dumikit, pero dumikit naman siya. At ayun, natapos ako. So ang baon ko ay carbonara. So ganito lang yung style ko. Hindi naman ako matatakot mag-isa dito sa gubat. Mas nakakatakot yung nasa paligid natin, tapos sasaksakin tayo patalikod, ganun. Pero dito sa gubat, hindi naman siya nakakatakot kasi wala namang nangangain dito ng tao. Meron naman yung beer, pero ang sabi ni Pars, lagi lang ako maglagay ng ingay ba? Dahil pag maingay ka, hindi man yan sila lalapit daw. Dito sa forest na to, merong isa dito. Alan ba yun ng anak? I think 4 years ago ng anak, pero hindi dito banda. I don't know which side kasi itong gubat na to ay sobrang laki. Kaya lagi talaga akong may music para hindi ako masyadong tahimik dito ba. Dibali na malubat yung aking cellphone, pero hindi pa yata lubat eh. Ilang percent ba to? Ang palubat na. 29% from 8 o'clock. 29% na lang. So kain muna tayo kasi gutom na ako. At after this, uwi na din ako ng bahay. The next day. Mainit na umaga dito sa aming kusina. Uy, mainit siya sa loob talaga. Hindi pa nga lang nag-alas 12, mag-alas 11 pa lang, pero mainit na. So kahapon hindi ako nakapag-vlog dahil half day sumakit yung chan ko. Pagising ko talaga kahapon. Nag-LBM ako at medyo masakit siya. Pero after that, nung nakainom na ng gamot, nagpunta na naman ng gubat sa maling kuingin niyo. Hindi pwedeng kalimutan ang gubat. Eh mga bandang alauna, naging okay din naman ako. So, bumalik ako dun sa gubat. Eh, kahapon kasi meron akong booking na pipick upin Thursday night. So, no choice ako. Gustuhin ko man magpahinga kahapon, pero pero nung andun ako sa gubat, naging okay din naman yung aking tiyan. Nawala yung sakit-sakit ba. At hindi na ako nag-ibim kasi naman din naman ako ng gamot. Kaya lang kahapon, naubos yung oras ko kahanap ng place. Doon kasi ako sa place nung last year kung saan ako nagpipick talaga, yung malapit sa daan ba. Ang mga berry ko pala doon, inangkin na talaga ni Marie Queenie. May nakauna na sa akin. So, bali yung mga nakuha ko doon ay tira-tira na lang talaga. At nahirapan pa ako kasi kumbaga second harvest na yun siya. Madami pang hilaw. So, naglinis kami kahapon ni Pars. Isang balde, isang oras at kalahati kasi tinanggal pa namin yung mga steam talaga. Dahil may mga customer na gusto nila ipatanggal yun. So, at the same time, ano na lang din yun para bumalik sila umorder sa amin ba? Dahil ngayon ay sobrang hirap kumuha ng customer. Lahat ng customer ko ngayon ay yun yung customer ko last year. Nag-message sila ulit sa akin. Sabi ko nga kung hindi to nag-message sa akin tong mga to, wala akong blueberry ngayon. Meron man, pero siguro dalawang bucket lang. Eh, ngayon ay may 12 orders. May 12 orders ako na. Natapos ko na yung 8. Tapos, ano na lang, kulang na lang ng 4 na blueberry. Hindi ko pa na pick up ba. Dreaming of blueberries, ha? Huh? Yeah, I'm dreaming blueberries. Blueberries. Every time I close my eyes, I see blueberries. Oh my goodness. Kailangan ko punasan yung aking relo. Ginamit ko kasi ito. Ang daming blueberry. Ayan. Baka kasi kung hindi ko tanggalin ngayon, hindi na talaga siya matanggal. Natawa lang ako kasi pag pumipikit ako, nakikita ko ay blueberry. So naka
apat ako na place kahapon kakahanap. Sana ko magpipick ng berry. At itong malapit sa amin, medyo hilaw pa siya. So, kailangan ko maghanap ng ibang place kung saan makapick ng berry ba. Palakad-lakad ako kahapon. Tapos, ang dami kong napipick na hilaw. Diyos ko, sabi ko nga lang, nagkakaubusan ng blueberry dun sa kagubatan. Meron man, pero tira-tira na lang talaga ba. Hindi gaya nung last year na yung pinupuntahan ko talaga ay grabe dun. Yung hindi ka talaga ma-stressan ka kukuha pa ulit ng blueberry kasi andun lang. Pero yung dito naman sa akin, meron naman talaga ako makuha. Kaya lang, kailangan ko pa mag-antay. So, today, hindi ako mag-blueberry. Sinabihan ko yung mga customer ko na next week na lang ako mag-pick ng berry for them. Dahil madami pang hilaw yung nakukuha ko kahapon. So, useless lang na mag-pick ako ngayon. Kahit linisan ko man, ay nako, baka abutan ako ng 2 oras kung madaming yung ano ba, steam good yung pinakita ko sa inyo last. So, yun yung iniiwasan namin ni Paris. Kasi mas matagal ang linis kumpara sa pick. Yung pick ko is nasa 1 hour and 15 minutes. Tapos yung paglinis nasa 1 hour and 30 minutes. Minsan, abutan ng 2 hours kasi lilinisan mo talaga siya ng linis talaga. So, sabi ko kay Pars, useless. Pupunta ako sa gubat. Sana next week ay okay na. So, yung panglinis ko dito ay hindi mo na namin tatanggalin dyan lang muna yan. Pahinga lang muna natin yan dyan. Tapos yung aming timbangan, parang sira na siya. Kahapon, biglang tumirik. Or lobat lang yun. Yung battery niya ba? Kaka-charge lang ni Pars nito. Akala talaga namin kahapon sira na siya. Ano nang gagamitin namin? Oh my God, sobrang init talaga. Ay, pinagpapawisan yung bukong singit. Kaya, labas kami mamaya. Pero, bukas ay uulan. Kailangan palitan ng ano yung sasakyan ko. Ano ba tawag niyo? Yung pangpunas ba? Ay nako, nakalimutan ko na na-freeze na si Marinquin eh. At yung karton ko dito, 2 na lang siya. Ano kayang gagawin ko nito? Sana pahiramin ako ni Rosalie kasi may 4 pa ako na order. Meron siya eh, yung last year may natira pa daw siyang 7. Sana napahiram niya ako. Ay, labas kami kasi sumasakit ang ulo namin ni Pars doon sa loob ng bahay. Sobrang init kahit may electric fan. Hindi namin naramdaman yung electric fan doon. Mainit talaga siya. Pero next week ay hindi na siya ganito ka-init. This week lang since nung Monday nag-start ng 26. Para sa inyo, hindi siya mainit. Pero para sa amin na hindi sanay dahil nga winter, mas mataas yung lamig sa amin dito. So, medyo mainit na yung 26, 27 sa amin. Puntahan ko si Shabby dahil umuwi siya ng Pinas. Nagpabili ako ng ice candy wrap. So, pipikapin natin dun sa kanya at gagawa na naman ako ng ice candy. Naubos na yung ice candy namin. Nik siya abatoy. Nakusin pita sa automatic box. Ha? No. Pita käyttää kun kerran on. But it's not working, you know. It's supposed to work. No. Ang daming problema itong sasakyan na tumarte. Tinatry niya gamitin yung susi talaga ba na. I-open yung back seat. Hindi man ma-open. Pinapahirapan mo pa ako. Gusto ko na magtago dito sa loob kasi sobrang init. Ay, nako, nako, nako. Ayan. Ito, oh. Yan. Yan pala yung palitan natin. Ay, hindi pa pala umuon. Kasi si Farsa wala pa dito. Ya, permuta. Reverse to Bolobo. Hey! How can I reverse? You have the key. True. Reverse. Oh, why you... How you reverse?
So ayan oh, yan yung ating papalitan. Yan kasi sira na siya. Pangit na. Eh tomorrow it's promise na uulan. So kailangan maganda yung ating pang wipes dyan. Wiper pala. Yan pala yung hindi ko mabanggit-banggit kanina. Nakalimutan ko. So, puntahan namin doon sa Motonet yung shop. Kailangan namin i-ano to. Palitan. Oops! At si Parstay andyan sa likod. Ay, back pa daw. Back pa. Akala ko tama na. Yan. Nalipat niya kasi yung gamit dito eh. Andun sa sasakyan niya. Hello. We thank you, Sean. Uy, ito yung nanak ko. Ay, gulad. Thank you. Kumusta man? Kumusta? Nangitan. Lagi. Nawala na yung ano, kutis, Finland. Muli na po ko. Ay, muli ka? Nasab. Ay, sana all. Adile, bro. Hindi, nagdadoha ko kung January muli ko. Ay, sana all to si Shabby. Hoy, Pars. Thank you, Shab! Ay, may pasalubong si Shabby sa atin to. Mag-merify ba mo? Ha? Mag-merify ba mo? Ba, mag-kuan na ang yung bangko. Ah, wala mo work? Open bank. City, like, na-work with Ugma? 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 Food? Diskunta? Lagi diskunta. Yes, this is your... This? No, no. This is what I'm looking. Much bigger. Yeah. Ah. Yes, thank you. 2 times 10 inches. Yeah, because the last time it was so small. Who hit the price of pahang? Minigyan ako ni Shabby ng tuyo. Enjoy. Ay, sarap niya, Biro. Ay, naku. Ay, sarap. Drive. Sumasakit siya. Okay, enough. Ayan, mag-Asian tayo. Bili ako ng pang-ice candy ko, yung makapuno. Tapos, milk. Oh, may delivery sila, oh. Ang daming delivery today. Mga fresh. May manga. Ayan, manga oh. So, bili muna ako dito. Natawa ako dyan sa Asian. Kasi yung tindero dyan, half Filipino pala yan siya. Tapos yung mama niya andyan at hindi ko mahalata na yung mama niya. Yun yung mama niya kasi sobrang ano, alam mo yung sobrang skinny, tapos sobrang bata tignan, tapos yung kanyang mga anak dun, ano, 25 years old niya, ayan. Tapos nagtanong siya, galing ka ba Pilipinas? Sabi ko, oo. Sabi ko, hindi ka nagsasabi sa akin na Pilipino ka pala. English pa ako, pero hindi siya nagsasalita ng Pilipino. You know what is funny? That guy there, who always there. Yeah. The seller. He's half Filipino. Oh yeah, okay. His mother is there. Yeah. And but they are not from here in Finland. Yeah. They are like different country. Yeah. So when I was paying, then maybe she noticed that all my stuff are Filipino, and then she asked, "Are you Filipina?" I said, "Yes." And how about you? Yes, I am. Yes. And then, these are my kids, huh? Yeah, okay, used. Yeah. And he doesn't look like... No, look like more like Chinese. Yeah, more Chinese, and that's the father, father. Yeah. Okay. It's not also Finnish. Yeah. They are from different country. They are here just... The kids just... also speak Tagalog. No, I know. No, that's it. And I don't believe that it's... His mother, because the mother is very like young looking, okay, and very sexy. Okay. So I thought it's Thai. Oh, okay. But Filipino. But Filipina, when
When she said that she's a Filipina and she came from Cavite. Na nakaluto, nas maringkwini. Ay, agad-agad nagluto. Ayun, ano pala, yung saksakan. Anuhin natin. Tanggalin, tapos naprito ko yung aking finger. Ang sakit. So, asa kaya yung aking suka? Kasi may natira akong suka dito. Yung sukang pinakurat ko, naiwan yun dito. Mixo, do you want to eat dried fish? No! Yan o, may electric fan kami dito no. Kasi sobrang init. Isa ka din! Saan man yung aking rice? Meron akong dala. Baka andun pa sa sasakyan, kunin ko muna at ako ay kakain. You don't want, ha? What? You don't want dried fish? What you said? You have food naman, your own. I eat it. So, nagprito ako ng tuyo. Ang langaw ay biglang lumapit. So, kain muna ako. Niyaya ko si Mixo, ayaw niya daw. Niyaya na daw siya kain kasi nag-snacks naman siya dun sa sasakyan kanina. At ito. Nandito yung aking sangkap mamaya sa aking ice candy. Gano'n ba ito kadami? Hindi mo nakalagay, 51? Size lang naman ng plastic. Ilan kaya to? Siguro 100 kasi usually naman 'di ba 100 ang laman sa ganito. Mamaya na yan ako ay kakain muna. Cho, yan yung ating tuyo. Pars, you don't want to eat? Why you look so sad? Are you kidding me? No. I'm smelling it all the time here. Even still. Okay, I can taste. Yummy. No, it's not bad. I've been eating that. It's not so bad. Parso. Tikman niya daw. Try with... What should I try? This one, no? Yeah, that one is good. This is pusit. Yeah, I know. Squid. Yeah, squid. This is try small... Squid. Throw some piyong pala. Vinegar. Hmm? It's not bad. No. The taste is much better than the smell. The smell, it's so... It's so... I can open. Can you try? Ayan. Brown rice tayo. It's not bad the... No. The taste is much better than the smell. Only the smell. The smell is awful. Mm. Taste is actually fine. Vinegar. Mm. Mm. Especially with the vinegar. Tasty. Yung amoy lang talaga ang hindi kaya ni Par. Ewan niya. Pero medyo may amoy naman talaga siya. Pero pag naluto siya, masarap. On laatikko mietoi. Sulle ja mulle. 200 euroa menee eilen autoon ja erre mut. Joo. Ja noin 200, mikä nyt kinkii. Mitä sä haki sen auton tästä? Joo. Haki sen tästä näin. Otas tosta. Joo. Sit tippaa tonne. Dried joo, fish. Ja sitten siitä. Miks mä? Voi hei! Ei paha! Hankat saa syödä! Hyvi hei! Jälkimaku tulee joku kamala! Vanha kala. Minä gustoan iäni. Mama! Tässä on miksi sun juomaa. Ui, tää pitää miksi yummy. Mehuu ja... It's yummy, Jani. No, not yummy. For the first time, Jani denied Filipino food. Filippiinillä maistaa sitten sitä munaa, emme sitä kertoksi maistaa. Ei siihen vielä. No sarakka jää. Balot. Balot. No. Yummy. Yummy. You want more, Jani? I can give more. No, you want more? No, thank you. Yung mukha ni Jani. No. Ayaw talaga niya yung ano. Yung dried fish, pero si Pars kumakain siya. Oli kamala. So nagsilayas na sila dito, ako na lang mag-isa. So let's try our ice candy. Asa na yung plastic natin? May imbudo akong dala eh. Ito.
Kaya lang, parang kunti lang yung sabaw ko. Dapat more, iba pa pala to siya. Ayan o, hindi ko yan nilagyan ng fruit cocktail. Ganito lang siya. Uy. Uy, ang sarap. Ganyan lang siguro o, kunti lang. Oh, ito yung gusto ko kasi medyo malaki-laki. At ako ay hindi mahihirapan. Ayan, so ganyan lang, half. Ayan o, half lang. Ay. Ha, ang dami ng ganap. Hindi ako nakapag-vlog. Natulog lang naman ako. Diyan ako natulog oh, sa Maydoya. Nakatulog ako ng isang oras at kalahati diyan. Tapos pagising ko, sobrang init. So naligo kami dun sa swimming pool. O, tapos na kami maligo. May sobra pa ako sa tuyo oh. At may rice pa ako dun sa bahay. So, kakainin ko to mamaya dun sa bahay. Masarap pala matulog dyan sa Maydoyan. Kaya lang, pag matagalan, medyo mainit na. Hindi na pumapasok yung hangin. Grabe yung ingay dun sa kabilang bahay. Oh. Lakas ng ano nila. Concert nila. Yan yung maganda. Pag may sarili kang bahay, yung ganito. Kahit mag-ingay ka dyan hanggang umaga, walang sisita sa'yo. Dahil, private property yan siya. At pag nasa loob ka naman ng bahay, ganyan yan, maingay doon. Tapos, andun ka sa loob ng bahay, hindi naman niya naririnig ang ingay. Dito sa labas, maririnig talaga. Pero, doon sa loob ng bahay, hindi mo maririnig. Ah, ito, pagod tong maliit na to kasi kanina pa siya swim ng swim. Kato, easy! Marunong na siya mag-swimming. Easy, kato! No, Mita, basta. Kato, easy! Wala na lahat. Bango-bango. Oh, sus, ang sweet. Mama and boy. So sweet. So sweet. Humot. Humot mix, oh. Humot? Humot. Lenda? No, you. Ikaw humot. Tama on. Kani humot? Humot? Humot ba ho? Humot. 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 Masanoin. Dili na ba ho? Humot na. Humot o hinlo? Hinlo. Hinlo. Hinlo means clean. Tama ba yun? Hinlo means clean. Yes. Ikaw ang humot. Humot, bata. Humot, mixo. Simot din siya ng simot ng kanyang car. Wala, hindi ka natulog ba? Hindi to siya nag-nap time. Kasi swim sila ng swim doon kanina, habang tulog ako. Tapos ito, sinawiran ko na. Kasi inaantok na, oh. Antok na to maya-maya. Ano oras na ba? Alas 6 na yata, oh. Alas 6 na nga. Inaantok ako dito. Why, oh why? Nag-swimming-swimming lang. Tapos after swimming, nakaupo ako dun ba? Nakaidlip na naman ako. Pati si Yanny dun sa Duya, nakigahiga sila ni Mixo. Nakaidlip din siya. Yung, ano to? Yung, alam mo, yung init. Tapos, galing ka dun sa swimming-swimming. Same naman, di ba? Pag maligo tayo ng dagat, ay Diyos ko, pag tapos natin ay inaantok na tayo. Kunin ko yung ginawa ko ditong ice candy. Ayan, iniwanan ko sila. Ayan o. Ayan, hindi pa ano, hindi pa matigas. Kasi yung freezer ay bukas sila ng bukas. Dahil yung kanilang alak ay andito. Ito yung aking iuuwi. Ayan. Hindi pa talaga siya matigas. Ayan. Pero meron ng matigas. May matigas na. Oh, meron na ba? Excited yan, Mars. Meron yun na. Ito, oh. Medyo maano na siya. Tigas-tigas na ba? Tikman nga natin. Ang bilis naman, Mars. Ito, wala pa. Matagal pa to. 2, 4, 6, 8. 10, ayun. Sabi ko kasi, kuha sila ng 10 para makatikim din sila ba. Kunti lang kasi yung aking nagawa. Ilan lang ba itong piraso? I think 30 lang to. Tapos, hindi ko pa na balot lahat.
dalawang cans nang makapuno kasi ang nilagay ko. So, ang daming coconut. Bilhan ko na lang bukas ng evap. Tapos nagdagan ko ng condensed milk para makagawa pa ako ng madami. Kasi gusto din kasi ni Mixo at ni Pars. E tapos, bigyan ko yung mga friends ko dito. Dapat nung gumawa ako nito una, magdala ako dun sa bahay nila Ate Julie. Nakalimutan ko. Hindi ako nakabitbit. Nakabalot na siya. Nakalimutan. Ilagay ko nga to sa cooler. Nakakuha ako ng mystery grocery bag. Tamang-tama. Dito kami sa biyahe pa uwi. Kunin ko na lang. Wala, bukas pa yung Asian. Bili ako ng Murgatas para dun sa ating ice candy. Asa na yung aking code? Code, bro, is the code. Ilatos kasi. Peso nin. Yeah. Ano na naman kaya to? Sana may makain si Mixo dito kasi sabi niya gutom daw siya. Eh, ang daming pagkain doon sa bahay nila Yani kanina kasi nag-grill. Tapos, tinanong namin, gutom ka? Yes, I'm hungry. Medyo mabigat siya. Ano kaya to? Sana merong tinapay dito na pwede niya nakainin. Silipin daw muna natin. Doon silipin natin. Ayan. Ito meron. Meatballs. Ayan, ang ganda ng laman. So, punta muna ako dun sa Asian kasi bukas pa siya. Parang nag-aaring siya eh. Kasi kanina, nung pumunta ako dyan, nagsidatingan yung kanyang mga stock. So, nag-aring yata siya. O, ayun, bukas pa talaga. Alright! Uy, may chicken na naman tayo. Uy! Soup! Milk! Ano to? Uy, macaroni latte ko. Initin ko nga ito para kay Mixo. Tapos may smoothie. Ay, wow! Ang ganda naman! Tapos, uy, protein. Protein. Para siyang yogurt. Ay, wow! Lucky! Hala, ito. Kailangan na ito siya lutuin. Prituhin ko ito kasi isda eh. Tapos, ito ay mga chicken. Ready-made. Ay, wow! Ang ganda ng... Ano natin na tapos ito? Ano nga tawag nito? Makaral. Yung parang liver siya ba? Liver. Ano ba tawag niyan? Liver. Maksa. Makara. O liver nga. Yan, dalawa yung ganito nakuha. Oh. Chicken lang yung ating mystery grocery bag today. Not bad. May nakuha tayo. O diba? Ito, matulog yung sipon ko. Eh. Napasukan kasi ako ng tubig. Laro-laro kami kanina dun sa swimming pool. Nalagyan yung aking tenga ng tubig kanina. Naglalaro kami dun sa swimming pool. So, ano man to? Ah, prituhin ko na lang to. Makamarinate siya eh. Ilan nga natin to eh. Ah, fish nga siya. Ayan o. Fish na nakamarinate. So, prituhin natin to. Kailan ba ang last nito? Bukas. Alam nyo naman sa isda, super sensitive. So pag nakuha ngayon, kailangan prito agad. Lalo na sobrang init. 30 degree kami ngayon. Doon sa place nila Yani, 30 degree. Pero dito, 28.